not famous, so we are still on the stage. Kailangan nilang ma-recognize yung ating channel. There's a lot of bashers. Minsan yung basher mo, yung mga kasama mo, kaibigan mo. Who the hell I care? For today's vlog, okay, ikikwento ko sa inyo kung ano ba yung naging experience ko bago ko na-reach ang monetization approved ni YouTube at ni Google AdSense. Ang saya! In my own experience, guys, nag-start akong vlog. Actually, hindi naman ako mahilig mag-manood ng vlog sa YouTube, okay? Nag-start lang ako mag-vlog nung napanood ko yung vlog ni Miss Yeng Constantino. Ayan, Yeng Constantino at sa mga other artist vlog at saka yung mga hindi celebrity vlog na ngayon celebrity na. Natutuwa ako sa vlog nila, very natural. So, tinanong ko yung sarili ko na bakit hindi ako mag-start ng vlog? Bakit hindi ako mag-take ng video since minsan nagbi-video ako, minsan gumagawa ako ng mga pictures, photos, nagtitake ako ng picture or photos, ang ganyan, tapos ina-upload ko sa mga Facebook at saka sa mga social media account ko. Bakit hindi na lang ako mag-vlog? Tapos noon, nalaman ko sa vlog pala guys, sa YouTube, eh, kumikita ka ng pera or kikita ka talaga ng pera, magkakaroon ka ng revenue. Alam mo, dollar talaga. Oh, when it comes to dollar, marinig po talaga yung dollar. Oh my God, talagang nanginginig ka na kasi dollar. Magkano equivalent ng dollar sa Pilipinas? Aba, yung $1, 50 pesos na yon. So, medyo malaki na, diba? So, nag-start ako mag-create ng content ko, mag-create ng channel ko. Yun po nga, in Jaster Hugo Vlog. Tapos hindi lang yan guys, hindi ako satisfied sa cellphone na gamit ko. Alam mo yun, kahit hindi pa ako monetize, hindi pa ako mamaya na lang. Hindi pa ako namo-monetize at wala pa akong commercial sa YouTube. Bumili na talaga ako kagad ng aking camera. Guys, first, kapag medyo kulang kayo sa budget at gusto nyo na kaagad mag-start ng vlog or ng YouTube channel, if you have your smartphone with you, iPhone, Samsung, any Android phone, pwedeng-pwede yan as long as makakuha kayo ng video. Okay? So, if you don't have enough money to buy ring light, it's fine. If there is some natural light, for example, daylight, for example, yung ilaw nyo, as long as malinaw naman yung kuha, okay na yan. Okay? Okay na yan. So, bringing back to the topic, nag-research ako sa YouTube, nag-research ako sa mga ibang channel, kung ano yung magandang camera for vlogging. Ayun nga, na I found out na mas maganda talaga at ginagamit ng mga vlogger, professional vlogger, yung Canon G7X Mark II. So, yan yung binili ko. Medyo may kamahalan dito, pero this is just investment mo na yan, guys. So, whatever happened to your channel, whatever happened sa vlog mo, at least nakapag-invest ka na, kahit hindi ka pa sumasahod sa YouTube, at least nakapag-invest ka na, okay na yon. So, after buying G7X camera, nag-search na naman ako guys. Nag-search na naman ako kung anong mga klaseng equipment yung ginagamit sa pag-vlog. So, I found out na kailangan pala ng ring light, which is what I'm using now. This is what I'm using now, ring light. Kita mo yan? Ayan, naka-ring light ako nyan. So, yung the first time na wala pa akong ring light kasi medyo mahal ang ring light, gumawa ako ng, naging resourceful ako, gumawa ako ng pamalit ba. So, LED light yung ginawa ko. Makikita niyo yan sa vlog ko, doon sa previous vlog ko. And nakapag-invest na ako ng camera, nakapag-invest na ako ng ring light. So, ano pang kulang? So, ang kulang na lang yung confidence level, kulang na lang yung concept, kulang na lang yung editing skills natin para mag-start na tayo ng channel. So, nag-start na ako ng channel, nag-create na ako ng channel. So, pinag-aralan ko naman mabuti yung editing. Editing ko guys, hindi ako marunong mag-edit sa laptop ko. So, I have my laptop here. Ni-reformat ko pa tong laptop na to at nag-install ako ng Adobe Premiere CC. Pero hindi ko nagagamit kasi for me, it's napakahirap talaga. I need more time para mapag-aralan lahat about Adobe, about video editing. So, ayaw ko naman mag-self-study, but the thing is, yung timing ko ba? Medyo very lazy ako sometimes. So, ang ginawa ko, may iPhone naman ako at there is an iMovie iOS na naka-install na dito sa iPhone ko. So, ang pinag-aralan ko na lang ay yung kung paano ba mag-vlog o paano mag-edit ng video mo dito sa iOS. Okay? So,
kung pinag-aralan kong mabuti yung editing ko sa iMovie. iMovie lang guys, iMovie lang ang ginagamit ko for editing. Nothing else. Anyway, ayun nga, napag-aralan ko ng editing na yan, eksena. So, andun na tayo, nakapag-create na tayo ng vlog. So, about concept, conceptualize, about thinking about the concept. Ayan, ganito nang ginagawa ko. Nagtumutulad-tulad ako sa mga strong YouTuber, mga famous YouTuber ko, ano ba mga concept nila. Minsan, alam mo, iisipin mo rin ako ano ba talagang gagawin ko. Kasi ako, I'm not into cooking, hindi naman ako marunong magluto. Hindi pwede, walang kunwari sa YouTube, okay? Walang kunwari sa kung gusto mong manatiling maintain yung YouTube mo, huwag kang magkunwari, okay? Be yourself. Ayan, sinasabi. Be yourself. Ilabas mo yung personality mo para makita ng viewers mo kung ano ka talaga. So, yun ang ginawa ko, guys. Sometimes, medyo mahirap talaga in the first stage ng pagiging new YouTuber. Napakahirap talaga. Hindi naman kasi tayo, guys, isang artista or celebrity na kahit oras o kahit bago ka lang gumawa ng account, automatic papasok na kaagad yung mga subscribers. For us, no. We're just an ordinary people. Walang nakakakilala sa atin. So, we need to work hard. We need to do more effort para makilala tayo, para masubscribe tayo, at para ma-follow tayo. Okay? Para ma-recognize tayo. So, share. Kapag gumagawa ka ng mga video mo, i-share mo yan sa mga social media platform mo, like Facebook, like Instagram, yun ang ginagawa ko. I-tag mo yan sila. Kahit hindi mo kilala sa FB, i-tag mo yan sila ng itag hanggang sa makulitan sila. But the thing is, kailangan mo rin na magkaroon ka na, for example, not just for example, in my own experience, guys. So, kung gusto mo kaagad ma-reach yung 1,000 subscriber at saka 4,000 hours na requirements ni YouTube para ma-automatic review ka for monetization, mag-daily vlog ka. Okay? Yun ang ginawa ko before, but the thing is, nag-stop ako in the middle of the keme kasi na-addict ako sa Mobile Legends, which is very bad. So, na-out of focus ako sa ginagawa ko. So, yun ang dapat yung gawin, guys. Mag-daily vlog kayo every time, tapos sumabay kayo sa mga trending news or trending event sa YouTube. Okay? Syempre, guys, alam ko hindi magandang advice, pero ako minsan nagkakopy talaga ako ng mga video. Ginagawa ko, ini-edit ko lang, tinitwist ko ng something para at least hindi tayo ma-copyright, okay? Before creating video, before starting your video, i-review nyo, pag-aralan nyo muna yung YouTube, okay? Pag-aralan nyo muna kung ano yung mga do's and don'ts na ng YouTube, okay? Kasi there's a copyright strike, there is some other penalty na po pwede nyo makuha at ma-disabled yung YouTube channel nyo. So, be careful tayo, guys. Pag-aralan muna nating mabuti. Okay, huwag tayong copy ng copyright ng mga song. Okay? Ayun. So, sa mga experience ko, minsan, guys, kapag nung nag-start na talaga ako ng YouTube, every minute talaga, tinitingnan ko ang YouTube channel ko. If there is additional subscribers or there is views na ba, ganyan, para kung baliw, guys, it's pretty normal, it's fucking normal na bisitahin at magkaroon kayo ng mga mental chemi dyan na, oh my god, ang channel ko isa lang yung nadagdag. Hindi ko alam, pero there is a disappointment, no? For example, yung videos mo, yung vlog mo, pinag-isipan mo, inedit mo maganda, in-upload mo sa YouTube, pero isa lang yung view, or minsan like 100 or like 70 views lang, or at nadagdag na subscriber is isa lang. Nakaka-disappoint, parang feeling mo okay, huwag ko na lang ituloy. Pero no, guys, keep doing it, kasi meron kang isang video na magte-trending at maghihila sa'yo para sa requirements, para maabot yung requirements mo. Huwag ka lang masyadong magpo-focus, for example, dyan sa this is me, this is I, this is Bang Bang, this is Ben Ben. Huwag ka muna mag-focus sa ganun, kasi we're not famous, okay? We're not famous. So, we are still on the stage na kailangan i-recognize natin or kailangan nilang ma-recognize yung ating channel. Gumawa tayo ng paraan para mapansin yung channel natin, okay? Do something to pursue the success of your channel. English yun. Pero hindi ko naiintindihan. Bigla na lang lumabas. Anyway, ayun ang kati. Kasi Christmas na kasi. Ayun, just keep focusing lang, guys. Tsaka yung mga basher natin dyan.
alam ko, kapag gumawa ka ng channel mo, there's a lot of bashers. Minsan yung basher mo, yung mga kasama mo, kaibigan mo. Minsan sasabihin nila, no, hindi ka naman magaling mag-vlog, hindi ka naman magaling magsalita, hindi ka naman magaling mag-edit. Who the hell I care? Okay? Hindi naman sila nagpapagod eh. So, kasing mo yan sila lahat. Mag-focus ka sa ginagawa mo. Okay? Bit upload na mag-upload ng video. Kung pwede nga, twice ka mag-upload ng video everyday eh. Pero, for me ah, just daily vlog, it's fine. Daily vlog, different concept. Okay? Different concept. Para at least, the more vlog and the more YouTube video na in-upload mo, the more chances of winning. So, success lang tayo guys. Focus in what we are doing. Do vlogging. Isipin natin, yung pagbablog is just a hobby. Okay? This is just an extra satisfaction. Okay? Huwag nating isipin na into vlogging, kikita tayo ng pera. Talagang, if there is some barriers na bad barriers na pupunta dyan, madi-disappoint ka lang. Okay? Mahirap. Una, mahirap. We need to work hard. Walang madali pala. Walang madali sa lahat ng bagay. We need to work hard. We need to We need to focus more for our success. Okay? Yung mga vlogger, mga famous vlogger na yan, yung mga hindi celebrity vlogger ha, what I mean yung mga vlogger na umangat na ngayon, mga pinagdaanan nila dati is same like us. Okay? They start from scratch. And now, the success is with them already. And we hope, and I hope, and I pray that every single channel na manood nito is definitely mag-grow at mag-boom! Ganun. So, if you like my videos, if you like my advice, please don't forget, ha, to subscribe. Just a second lang. I-subscribe nyo lang yan. Second lang, guys. Second. Okay? Subscribe mo na yan at i-click mo na rin yung notification bell for you to be notified. And I'm wearing this Santa Claus keme because now how many days left before Christmas? Merry, Merry Christmas to every one of us. Merry Christmas to all OFW around the world. Merry Christmas to all inspiring vloggers, YouTubers all around the world. I love you guys. Okay guys, this is Jasser Hugo and I hope you love my video. Please don't forget to like and put your comment down below if you have any suggestion. And go also to my social media account, Jasser Hugo Instagram and Jasser Hugo Facebook account. Thank you and I love you all.